Dagdag sahod at mga benepisyo pa rin ang hiling ng mga guro sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Mismong si Education Secretary at Vice President Sara Duterte naman, aminadong kulang ang pondo sa pagpapaayos at pagpapatayo ng mga dagdag na classroom. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpa-raffle, naki-selfie at nakisaya sa mga booth. Ganyan pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagdiriwang ng National Teachers Day sa Abra Sports Complex sa Banggid. Mga laptop, motorsiklo at meron pang kotse mula sa mga partner company ng DepEd ang premyo sa raffle. Ayon kay VP Sara, paraan ito para mapasaya kahit papano ang mga sinalanta ng magnitude 7 na lindol noong Hulyo. Sa dami-dami ng pinagdadaanan ninyo, meron pang problema sa eskwalahan, meron pang problema sa personal na buhay, sa bahay. Sana ngayong araw na ito ma-feel ninyo na kayo ay napakahalaga sa ating bansa. Sorpresa namang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos na isa ring guro at 25 taon nang nagtuturo. Nung nakaraang sona po ni President Marcos Jr., sabi po niya, ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin ang kanilang pag-aral ay hindi tayo magtitipid. Matapos mamigay ng food pack sa mga guro, personal ding pinakinggan ni VP Sara ang kanilang mga hinaing. Kwento ng 49 anyos na si Elmer Eguem, school head sa Abra Bakag Elementary School at Lanag Elementary School, salat sila sa pondo sa pagpapaayos at pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan. Kulang yung budget. At saka malayo talaga kasi 3 hours from poblasyon yun, doon lang yung sasakyan. From poblasyon ako hanggang sa school ko po, that is 3 hours hike, binubuhat yung mga materyales. Sabi naman ni Teacher Meldy na nagtuturo sa Baay National High School, kulang na kulang sila sa laptop kaya nangihiram na lang sila. Ang laptop sa school nyo? Tatlo lang po, mga projectors, tatatlo lang din po. Ilang kayo nabihiraman? 16 po. Hiling pa ng mga guro, dagdagan ang natatanggap nilang benepisyo tulad ng sick leave, libreng physical check-up at iba pang gastusing pangkalusugan. Aminado naman si VP Sara na hindi sapat ang budget ng DepEd sa pagpapatayo ng mga classroom. Meron kaming point system na ginawa para sa infrastructure projects para na-address yung access, na-address yung equity. Dagdagan! Magbawasan! Education! Sa Mendiola naman sa Maynila, nagtipo ng nasa 300 mga guro para manawagan ng taas sahod. Hindi motor eh, hindi yung laptop yung magpapasaya sa kagurong ito. No? Sa katunayan ay yung mataas na sahod talaga, no? At saka benepisyo. Sa isang panayam sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, yan din ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kailangang seryosohin ano, Cheryl, ng ating ng ating kongreso, ng senado, itong matagal ng clamor ng ating mga teachers para sa disente at nakabubuhay na sweldo. Nauna nang sinabi ng DepEd na nakatakdang ipatupad ang fourth tranche ng salary standardization law sa susunod na taon at pinag-aaralan na rin ang pamimigay ng non-financial benefits. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.